Hello po. Kamusta, kamusta, kamusta? Kapagkalala ba namin? Baka kasi hindi ko kalala kay Enzo. Bagong graduate siya ngayon. Medyo nagpi-feedback. Medyo nagpi-feedback po. Yan, okay na po yata. Yan. Mag-mute na ako. Curry. Ayan, start na po ba? Sorry, sorry. Sorry. Sige na. Kasi... Ayan, ayan. So, regarding po dun sa ano, sa may sinend po kasi sa akin yung screenshot si Ate Che, regarding dun sa itatakal na sharing ngayon regarding sa what are the positives that you can take away regarding this challenging times. Ako sobrang ano, sobrang sobrang laki ng pasasalamat ko kasi may work pa din. Pero to think na most of us are relieved when it comes to this situation na hindi na tayo nagta-travel, wala na traffic, hindi na mapapagod sa biyahe, 4 hours na biyahe just to go to work. Pero yung iba nating mga kababayan, di ba? So, tricycle drivers, jeepney drivers, wala na rin silang ano eh, wala na rin silang backup, di katulad natin. Hindi naman din sila nakakapag-ipon ng masyadong malaki dahil nga iba rin yung source of income nila. So, at some point, parang nafe-feel ko na before quarantine, sapat ba yung nagawa ko para sa community ko? So, mas na-challenge ako na after this quarantine, mas magbigay ng mga free talks talaga, free seminars, para mas nabigyan yung ibang tao ng opportunity and idea para mas mapagandaan nila yung mga gantong scenario. Aside doon, health-wise, mas namamonitor yung health kasi hindi na puyat. Tapos, mas na-appreciate ko yung mga gatiting na blessings na binibigay ni God. Like, ayun, pagising sa umaga, yung paghinga, sobrang presko, hindi na mausok. Tapos, yung pagtulog, bilang na bilang, tapos parang sobra pa minsan. So, mas nagiging productive at the same time. Ayun po, sobrang positive, charot, positive na positive yung vibe dito sa amin na sana ma-share ko din sa inyo and sa iba pa nating mga kababayan out there. Iyon lang po. Sige lang. Yay! Hey! Maraming magsak sa tarat, tarat. Yan, maraming salamat, Enzo, sa iyong sharing, and thank you for your experiences and positive takeaways from this pandemic. Ayun, so, yung next share natin... Thank you, bro. Yan, yan. Yung next sharer natin ay isang sister from ano, galing siya sa other lower ko na ano, yun. Graduate siya nung si LP nila, Kuya Jerry, ni Brother J. Brother Jam. Welcome, galing from Bulacan pa siya. Ayan, nasa Bulacan siya ngayon. Sis April. Birthday niya nung saan. Hello, hello. Happy birthday, belated. Yung handa po, through GCash na lang. Oh yes, so belated happy birthday rin. Yung mga birthday celebrants pala yung sharers natin. Okay, birthday celebrants, ano? Comment down below po yung number.
Seryoso ba? Comment ko din yung number ko kung sinabunta ng ECQ yung birthday ko. Ayan, pamain na lang pa, pamain. This is April. Siguro tawagin mo na natin from household ni Gladys. Ayan, si Ate Mavic. Palakpakan natin si Ate Mavic. Ate Mavic yung pagkain. Ayun. Hello? Hello, mic test. Mic? Baliktad. Sorry. Nandidinig niyo ba ako? Hello? Yes, yes. Ayun, okay, sorry. Alam ko, hindi nakamute kasi ako eh. Ayun, yun. Good evening pala muna sa lahat. Nakakatuwa na makita kayo dito sa ano, sa Zoom. Wala nun na yung mga bago natin. Nakakatuwa na kahit wala tayong gathering, nagagawa natin to. Yun, to start with my sharing, well, alam nyo naman kung gaano ako kagala, di ba? Siguro dahil sa mga gala na katulad ko, like yung si Mami Elz, si Fidel, man, para maninibago ka kung bakit ano eh, na ang hirap i-adjust yung sarili namin na lagi kaming nasa labas. Tapos bigla-bigla mo kaming ikukulong. So, parang akala mo ano, pero masaya siya in a way kasi mas maraming tulog. Mas maraming tulog, di ba? And mas mahaba yung time mo. So, sabi nga, as per household nga namin ni Natche, I shared with them na ano, marirealize mo kung gaano ka-generous si God sa atin during this time. Kasi yung time kasi is ano eh, very rare siya and yet napaka-precious niya, di ba? Something that you cannot turn back or cannot ano, ibalik mo ulit sa halimbawa gusto mong gawin. So this time, mas maraming positive things na nangyari despite of the things na yun, bigla ako, last week lang, nag-shutdown na yung company ko na pinagtatrabahuan, which is 300 events in advertising. So, because of this pandemic, kami yung una naapektuhan. But however, napakagaling ni God kasi dahil sa social media, I was able to look for ano another job online while I'm on quarantine kasi hindi ako makapag-start yung sa isa kong sa supposedly work ko na panalilipatan. So, ginamit ko din yung time na to source out na makita ko yun. Tapos, during this pandemic, mas marami akong mga friends na kinakamusta. Like, yung parang random na mga friends ko na bigla ko sila naalala, nagkakamustahin ko sila. Even yung mga classmates ko ng high school, elementary, eh, nakakamusta ko sila. Very rare ko kasi gawin yun kasi medyo tamad-tamad ng lola mo na magbasa. Unless active yung group, dun lang ako talaga nag-message kung active yung group. Pero kung hindi siya active, hindi ko masyado siya babasahin. So, ganun siya. So, malaking ano sa akin to, malaking gift sa akin tong time na to dahil yun nga bukod sa makakatulog, mas maraming pahinga. Tapos isa pa yung time ko with the family kasi ano ko yan eh, hindi weakness ko talaga yan. Hindi talaga ako ano, hindi ako ma-caring or hindi ako expressive. Akala nila ano pa ako, hindi ako clingy talaga, as in hindi ako masalita, mas more on ini-express ko lang, minsan nagluluto ako, ganun. So, hindi ako masalita. So, ngayon kasi, mas nakakapag-usap na kami ng mga kapatid ko. As in, every morning, right, starts, bago mag-start yung morning, nagbibidahan kami ng kapatid ko kung ano yung lulutuin namin for a day. So, yung alam mo yung dish na sa dinas na yan, nakakatawa kasi nagiging creative ka na, di ba? Lumalaki na yung ano mo, na, yung mga ano mo, dati, ano, pinapasta, pasta mo lang siya. Tapos ngayon, wow, pwede, ang dami ko palang gulay na pwede paglagyan ng sardinas ko, gano'n. So, ang saya lang, nakakatuwa. At the same time, you're worried for others kasi, syempre, you're hoping. Pero, yung worry mo kasi, kasama dun yung ano mo eh, yung faith mo na kay Lord God na ipoprovide niya yung mga taong pinagpipray mo. Siguro, ano lang na talagang damihan lang natin yung dasal natin. And which is, mas marami tayong time ngayon kasi dati noon,
sino ba yung pinagdadasal mo? Yung usually family mo, yung sarili mo, yung mga friends mo, yung mga kilala mo lang, di ba? Pero dahil sa pandemic na to, you're able to extend your prayers to others, yung mga frontliners, yung mga nasa hospital. So lahat sila nagiging super personalized na yung prayer mo para sa mga taong yun. Even like, lahat na kilala kong frontliner yun, sina Gladys, sina Ed, so lahat na kilala ko si Tets, sinasama ko sila sa prayer, so sa prayer intention ko gabi-gabi. Kasi I know how hard yung pinagdadaanan nila ngayon. Alam mo, nagiging specific yung prayers mo para sa mga taong yun. And yet, although mas mahaba yung prayer mo, mas masaya siya sa pandemic ni God. Kasi mas naging ano yung connection mo sa Kanya. Mas maging malapit, mas personal. Ang maraming positive eh. Like, marunong na ako magsaing. Actually, talaga yun, natawa ako. Sabi ko kay Donna, inano ko pa kay Mother, Donna, marunong na akong magsaing. Sabi niya, anak, naka-rice cooker pa yan. Sabi niya ganyan. Tapos sabi ko, kahit naman naka-rice cooker, at least hindi na ako nagka-cup na naman nagsasaing. Okay, tama, di ba? So, dahil lang kay COVID, natawa ako kasi yun, hindi na ako palatak magsaing ngayon. So, medyo wala nang nag-COVID, hindi pa ako wala pang malata na nakanin sa bahay. So, yun lang. Little things na mga, na mas nakikita mo yung mga, sabi nga nila, di ba, yung silver linings. Kasi, yun, nung nangyari yung COVID, parang naisip mo na, ay, paano kaya yun? Paano yung work ko? And yet, may reassurance si God na ipoprovide pa rin niya yung kailangan mo, yung sufficient pa din. Kung ano talaga lang yung kailangan mo, you will realize na ano yung mga basics mo kailangan. Yung hindi ko lang pala talaga kailangan ng mga gato. Hindi ko pala kailangan mag-makeup everyday or hindi ko pala kailangan ng damit na maayos kasi pwede naman nasa bahay lang as long as maayos yung suot ko. Parang mga ganun. Alam mo yung little things, simple things that na pinaparealize sa atin ni God during this pandemic na yung opportunities na binibigay sa atin to extend yung blessings na meron tayo. Whether it financially, spiritually, and mentally din sa mga taong mas may kailangan. Ang dami niyang too many to count yung mga blessings na yun. But the mere fact na yung sa family ko ay buo, walang may sakit, it's a big blessing for me. And I pray na lahat tayo na ganun din. Sana kung ano man yung pinagdadaanan natin. Medyo mahirap siya. Cliche siya sasabihin na positive lang tayo. Pero we can embrace this, we can embrace this pandemic. We can embrace this and look beyond kung ano yung pwede pa nating magawa. Lalo kung nakakulong tayo, pwede pala nating makita natin. Sabi nga ni Digong, di ba, ikot-ikot tayo sa bahay natin. Baka may mga part pa tayo na hindi na, na naiikot. Nakakatawa kasi parang every week parang gusto mo maglinis ng banyo, 'di ba? Mga ganun. So, little things, siguro i-cherish lang natin yung time na 'to. I-cherish natin yung binigay sa atin ni God na mahabang time ng pahinga kasi minsan lang 'to, hindi rin 'to magtatagal for sure. And kung ano man yung mga aral na natutunan natin dito, i-apply natin na kung ano man yung kinorek sa atin ni God during this pandemic. Pag na nating balikan ulit, yun lang naman. And that we may God be peace. Ayun, maraming salamat, Ate Marvie. Tama yung sinabi na kailangan let's cherish every moment na buhay tayo. Ayun, never waste any time. True. Never take for granted. Ayun, so yung sharer natin na next ay from the household ni Bart, yung other lower niya. Ayan. Galing pa yan sa Kidapawan. Wow! Layo naman! Dilipa. Layo! Yeah. Layo! Yeah, layo sa Kidapawan. Ang indoor yan. Let's welcome Brother Jensen. Yay! Palapakan natin si Balong! Hello, guys! Hello, Balong! Hello! Audio lang, audio. Audio lang ako. Ano bang video dyan? Sige, okay lang. Okay lang. Anyway, sa akin naman is, nagsimula yung pandemic, I was worried. Siyempre, parang nagsimula ito na wala ako. Parang March 11 kasi, may flight ako supposedly pa-uwi sa amin. So,
uwi sana ako dun sa bahay sa Kidapawan for field para sa paper ko. And naisip ko nung time na yon, a week before noon, nagkaroon kami ng topic presentation for our possible thesis topic, and mas nagustuhan ng mga professor na yung topic na present ko is yung dito lang sa Manila at hindi yung supposedly napupuntahan ko sa Mindanao. So naisip ko na noong March 11, bakit pa ako uwi kung hindi naman din doon yung paper ko? And naisip ko rin at that time na sayang din yung pag-uwi ko doon, eh parang baka lilipas lang din naman tong yung parang 1 week lang naman siguro tong walang pasok. Kasi 1 week nun eh, March, I think March 9, wala nang pasok dito sa UP nun. 1 week walang pasok. So, inisip ko, baka 1 week lang to. Hindi to tatagal. So, yun ganun. So, at saka na is, at that time din, wala din akong extra money para kung uuwi ako, baka magpapamasahe pa ako, gagastos pa ako. So, inisip ko that time na, hindi na lang ako uuwi. Dito na lang muna kasi sayang yung pera. And, suddenly, hindi ko na-expect na aabot pala ng, magde-declare pala ng ng ECQ, ng enhanced, ng quarantine, ng lockdown, magde-declare pala ng lockdown. And syempre, nagulat ako, parang na-shock din ako, kasi nga at least at that time, wala talaga akong, siguro, pocket money at that time. So, worried, sobrang worried ako nagsimula yung pandemic. Pero, ewan ko lang, napakabait lang talaga siguro ni Lord, kasi, ang daming nag-extend ng help, ang daming kumontak sa akin, ang daming kasalanan ng mga tao sa college namin, lalo yung mga brothers and sisters sa SFC, nag-approach sa akin, and kung tinanong ako, kumusta ako, then sinabi ko naman yung status ko. And syempre yung iba kong mga kakilala sa college, nagpahiram sila, and na-survive ko yung ilang days ng March. At luckily, nag-offer itong CUP ng palibreng pakain sa mga boarders, sa mga estudyante. So, para sa akin, yung tipong yung worried sa sobrang worry ko na baka wala akong makain, baka yung tipong hindi mo na-expect mga bagay. Ang galing lang pala talaga ni Lord na hindi niya tayo pinapabayaan. Naalala ko yung isang message sa Bible na yung bakit ka mag-worry, tignan mo nga yung mga ibon sa, 'di ba? Parang tignan mo nga yung mga ibon sa langit na lumilipad sila, hindi sila nag-worry ano kakainin nila. So parang it reminds me na sa lahat ng sa journey natin ngayon, sa journey natin dito during this pandemic, hindi niya tayo pinapabayaan. Kung ano man, ganuman yung mga struggles na dinadaanan natin ngayon, ano man yung meron na nahihirapan ka ngayon, hindi niya tayo pababayaan. And after that, nung time na yon, nung dahil sa struggle na yon, mas nagiging innovative pa tayo. Dahil sa struggle din na yon, mas nagiging creative pa tayo. That in order for us to survive, nagiging hinahanapan natin ng way para makatipid. Ibig sabihin, naghahanap tayo ng way para paano ma-adjust, maging flexible tayo sa mga ginagawa natin. So, natutunan ko na nagkaroon ako ng interest na mag-practice magluto. Nagkaroon ako ng interest na matuto magluto. Kasi honestly, hindi ako marunong magluto. So, during this pandemic time, dun lang ako nagsimulang magsubok magluto. So for me, it's a blessing, it's an opportunity and a blessing at the same time. Though sabi ni Sis Mavic kanina, nandun yung pag-aalala para sa mga taong lalo-lalo na mga frontliner. So kasama yun sa mga prayers, sa prayer ko at the same time. So para sa akin, simple lang yung sharing ko. It's about natatakot tayo dahil sa mga nangyayari. Pero dahil sa takot na yon, mas nakikita natin yung potential natin. Mas nakikitaan natin na yung potential natin magmahal, nakikitaan natin yung potential tayong mahalin. Mas nakikita natin yung kagandahan na this, na
kahit may takot tayo, may mga taong magmamahal sa atin. At mas mangingibabaw yung pagmamahal ng ibang tao. Mas mangingibabaw yung care ng ibang tao para sa atin. At lalong-lalo, mas mangingibabaw yung pagmamahal ng Lord para sa atin. So, yun lang na. Natatakot man tayo ngayon, pero alam ko sa mga puso natin, mas nangingibabaw yung pagmamahal ng kapwa natin at sa pagmamahal ni Lord para sa atin. With that, may God be praised. Amen, amen. Maraming bagsak para kay Balong. Ayan, truly, God provides talaga, no, through sharing of Balong, para na-affirm din ako na talagang kahit, alam mo yun, nag-uumapaw yung blessing ni Lord sa mga, ano, yung bigla-bigla na lang sumusulpot yung mga blessings sa'yo. Ayan, so, next, ang share natin ay from Household of Ate Jen. This is Cherry Barbie. Yay! Palakpakan natin si Cherry. Ayan po. Puche! Ayan, hindi ko alam na ako pala susunod na. Ayan. Ayun, kamusta po tayong lahat? I hope everyone still fine for being under lockdown ngayong enhanced community quarantine. If I'm not mistaken, almost 1 month and 14 days na po tayong naka-lockdown. If my memory serves me well, ah. Pero hindi ko alam kung I got the exact quantification. Maari nyo ding i-compute. Kasi hindi naman po talaga ako magaling sa math. Wait na lang ito. Maybe sa ating lahat na andito ngayon, meron tayong kanya-kanyang ECQ experiences to share. Maari po siguro meron pong pagkakaiba at maari din po meron pong pagkakapareho. Pero ang alam ko lang ngayon ay bawat istorya natin ngayong ECQ ay worth to share sa mga kapwa natin. So, before si President Rodrigo Duterte announced the community quarantine of Metro Manila last March 12, 2020, ang COP, yung ano namin, yung foundation, has been implementing the skeletal workforce to minimize exposure of staff from COVID-19. So, every department has been required to submit weekly plan para ma-monitor yung daily deliverables namin. Since kami ni Dina, nakatira lamang po dito sa Mission House, hindi kami kasama sa initial plan ng work from home. Kasi nga, kayang-kaya pong lakarin from Mission House to office. Siguro mga it takes 5 minutes lang na lalakarin. Mabilis lang pong maglakad. Ayun, so dahil less yung exposure namin kasi hindi naman po kami sumasakay ng MRT, ng jeep or anything. Required kami sana na papasok every day. So ibang mga katrabaho namin, hindi na work from home na sila. Pero dahil ang COVID-19 very ano siya unexpected, binago na niya lahat. So lahat ng prepared plans po namin biglang nabago. So hanggang nag-announce na lang yung office namin na hindi na pwedeng pumasok due to high risk exposure. Ayun, so sa pagkakataong ito, I want to be with my family in these trying times. So, sino naman po siguro yung ayaw makasama ang pamilya ngayon. Pero, I never get any chance to go home with some valid reason. So, first, we are called to serve. So, I need to stay here in Cubao for work purposes. And the second one, I don't want to take a risk to risk my family members' health. So, before kasi mag-announce ng lockdown, series of asthma attacks na yung na-experience ko. Meron din po akong ubo at cough at the same time. So, nagkagamot ako kahit pumapasok ako araw-araw. So, nung nag-lockdown, pinili ko na lamang po na mag-stay dito sa Mission House kasama yung mga ibang sisters dito. So, ayun na po, nung nag-lockdown na, syempre, dahil meron po akong mga nararamdaman dahil hindi po maganda yung kalusugan ko, napansin ko na meron mga changes on my behaviors at sa tingin ko, hindi siya normal na para sa akin.
So, hindi po ako, dahil nag-work from home na kami, so, parang hindi ko siya magawa ng tama. Parang marami akong mga lapses na nagawa sa work. At the same time, hindi rin po ako nakakatulog ng gabi. So, parang 1 week na hindi po talaga ako nakakatulog. So, I'm wide awake every night. Na parang ang dami-daming thoughts na pumapasok sa isip mo. Yun yung mga na-experience ko. So, dahil napansin ko na ito sa sarili ko, I tried to evaluate myself. And I found out that my unpleasant emotion caused by fear dahil sa coronavirus. So, dahil ganun nga po yung nararamdaman ko, kailangan ko mag-take action. Kasi ayoko din naman na makonsume ako ng fear na nararamdaman ko. So, what I did, para ma-overcome yung fear ko po is, in-identify ko kung ano yung mga kinakatakutan ko. So, I allowed myself to sit with fear for 2 to 3 minutes at a time and says, it's okay not to be okay sometime. So, I realized that our current situation today is maybe unpredictable and no one knows kung kailan nga ba ito matatapos. So, nakita ko kung ano yung mga kinakatakutan ko, bakit hindi ako makatulog, hindi po ako mapakali. First is fear of financial incapability. Nag-lockdown po eh. So, syempre, yung mga ibang kapatid ko is no work, no pay. So, syempre, andun yung pagtutulungan. So, tinignan ko, is my saving is enough? Para if, just in case na nangailangan sila, is kaya ko sila matulungan. And actually, sa angkop naman, sa CFC, we are lucky enough na naka-work from home kami at hindi kami pinabayaan na ayun po, may sahod pa rin at binigay po yung kalahati ng aming 13th month pay. So, we are blessed enough na hindi po kami pinabayaan talaga ng company. And then, number 2 is fear of ill health. Dahil hindi nga maganda yung kalusugan ko at that time, natatakot ako. Kasi nga, kung meron lang ubo yung katabi ko, 2 to 3 days, meron na rin ako. Hindi ikaw. So, parang ang bilis kong mahawa. So, itong virus na ito, nakakatakot. So, di ba yung droplets lamang? Parang, ito, ganyan. But, parang, nakakatakot siya. So, parang feeling ko, ang bilis kong mahawa. So, natatakot ako para sa pansarili kong kalusugan. And then, number 3 is, fear of being alone. Kung infected na nga ba ako, natatakot po akong mag-isa na labanan ito. Natatakot po ako mag-isa na mag-survive na mag-isa lamang. So, parang natatakot din po ako yung fear of death na mamatay na hindi ko man lang, kung hindi ko kakayanin, for example, na mamamatay ako na hindi ko man lang makikita ang pamilya ko bago ako mamamatay. So, yun yung mga, parang ang OA, di ba? Parang ang daming thoughts na pumapasok sa isip mo na, ay, I'm overthinking. So, ang ginawa ko, kasi 1 week na ito na masyado na akong zombie, kasi work from home kami, so hindi ako nakakatulog, kailangan kong magising pa rin ng maaga, kasi by 8:30, meron din po kaming ito, attendance. So, 8:30, naka-online din po kami para sa trabaho namin. So, ongoing yung communication. So, ang ginawa ko po is, I acknowledge my own fear. So, tinanggap ko ang aking kahinaan at mga kinakatakutan at pinasuggest na lamang lahat. So, yung pag every time na hindi po ako nakakatulog, meron po akong 2 scriptures na laging binabasa. And I want to share it with you. Yung Isaiah 43 verse 1, don't fear for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. We are aware that Jesus himself expressed fear to the point of shedding blood. So God understands fear is natural. But whatever I'm fearing right now, I will focus on the power of God who calls me by name and commands fear to flee from in my heart. So yun lagi yung sinasabi ko kapag nababasa ko itong scriptures na ito. And the second scripture is the Psalm 18 verse 2. The Lord is my rock, my salvation, fortress, and my deliverer. Sinabi ko talaga sa sarili ko na fear has no place in my heart or mind of a believer. So what I did, I asked God to increase my trust and faith
in His willingness and ability to deliver me completely from fear and anxiety. So I ask for a deeper revelation of His love. So, kumakapit ako sa pagmamahal at habag ng Panginoon at the time. And number three, I write down the thing I am grateful for. So, lahat negatibo yung nakikita ko, nababasa ko sa social media, that it leads me na huwag munang mag-Twitter, huwag munang mag-Facebook, huwag mag-Instagram. So, habang ini-evaluate ko kung ano yung mga kinakatakutan ko, nag-list down din po ako kung ano yung mga pinagpapasalamat ko. Una, kahit malayo po ako sa pamilya ko sa ngayon, dahil andito nga ako sa Cubao, nag-stay. Andito naman po yung mga Mission House sisters ko, nakasama ko, na naka-quarantine. So, andito naman sila na kung kailangan ko nang kausap, andito naman sila na magbibigay sa akin ng oras para kausapin sila. And then at the same time, yung nagigising ako bawat araw, hindi naman pala ako. Wala akong coronavirus. At the same time, yung nakakakain pa rin kami na kahit isa lamang po hindi pwedeng lumabas, isa lamang po sa bawat bahay ang pwedeng lumabas para mamili ng supplies. And then at the same time, yung pinagpapasalamat ko sa lahat, ay safe yung pamilya ko. Na kahit wala ako sa tabi nila, alam kong safe po sila. And I'm so blessed of the gift of technology kasi kahit pa paano, magkakaroon ng kamustahan. And then number four is, sinabi ko talaga, get certain that I can and will overcome. So, in-appreciate ko yung courage to overcome kung ano yung fear na nararamdaman ko at that time. I let myself to believe that this would be the right time that I extend my help in my own little way. Understand and uplift others instead of droning into fear. So, ayun nga po, dahil naka-work from home kami. So, kailangan namin mag-work. So, kung makikita nyo, lagi kami nag-share ng call for donation sa angkop. So, kailangan namin magtrabaho para makapag-abot pa rin ng tulong sa mga scholars and mga families na sa mga angkop communities. And then at the same time, I'm blessed enough na kahit naka-quarantine ako ngayon, ay nakakatulong po kami sa pamamagitan ng pagluluto at pagre-repack ng relief food na initiated ng mga SFC led by Ate Shane. So, every week, nagre-repack po kami ng mga relief goods at nagluluto para sa mga homeless. So, I am blessed kasi kahit andito, kahit limitado, ay nakakatulong ka pa rin sa kapwa mo yun. And then, at the same time, I choose to pray, trust, hope, and most importantly, aspire to inspire. So, yung mga dati kong estudyante before, lagi silang nag-message sa ngayon kasi they are working in the SWP right now. So, frontliners sila. Lagi silang exhausted, pagod, kasi inaaway sila dahil sa staff. So, lagi silang nanghihingi ng advice, kailangan nila ng kausap. So, instead na mag-drone ako sa fear ko, kailangan ako ng mga taong ito na kailangan nila ng kausap minsan. So, yun yung mga bagay na ginawa ko. So, naging aktibo ako sa messenger, sila yung lagi kong kausap. And then, yung lagi kong nakikita sa Facebook din na hashtag nila is, we heal as one. For me, meron itong deeper meaning. The healing mentioned not only for combating COVID-19, but healing in many aspects. So, yung nakita ko is healing of our Mother Earth. Nahinto lahat ng activities. Nakikita natin lahat sa social media na, uy, nakita na yung ozone layer natin, medyo naging okay. Tapos, medyo naging okay yung kaya yung paghinto ng activities natin. Sabi nga, God loves the occupation of the world, then our response is to take care of His creation. Na nung, before the COVID na ito, nakalimutan natin na pangalagaan ang environment natin. Because we are busy with our activities. Healing as one nation. Kung nakikita natin, kahit ito yung nararanasan ng bawat isa, nakakatakot man. Nakikita natin yung pagtutulungan. Di ba nakaka-inspire na
maraming nag-extend ng help. Meron nagluluto para sa frontliners. Meron nag-donate ng PPEs for our frontliners. Maraming magagandang bagay na nakikita pa rin kahit takot ang bawat isa. So, and number three is healing from our own brokenness. So, siguro maybe this would be the right time to reconnect sa mga taong naging estranged na sa atin. Maybe friends natin ito or relatives. Pwede siguro this time, kailangan din natin silang kamustahin and restore the relationship na meron tayo sa kanila dati. Baka naman kailangan nila ng kausap ngayon. At yun yung kaya natin ibigay sa kanila ngayon. So, and most importantly, reconnect your or our relationship to God. So, siguro kung feeling natin dahil busy tayo sa activities natin noon, baka ito yung magandang pagkakataon na mas mag-build tayo ng relationship sa Panginoon. So, yun yung mga bagay na nakita ko o na-realize ko ngayon naka-quarantine. No regrets of loving, no regret of not doing something or anything towards others. So, medyo mahaba na po yung sinasabi ko before I will end my sharing. For those brothers and sisters who silently battled anxiety like me, I would like to remind you again that it's okay to not be okay. Try to acknowledge your weaknesses and fear in life. Our best weapon to combat anxiety is prayer. So patuloy lang tayong maniniwala sa habag at awa ng Panginoon. Alam ko, lagi siyang andyan at hindi tayo pababayaan. I pray that you will find peace of mind amidst the pandemic we are facing right now. So, we can be a wounded healer. Since, ayun nga, I overcome my own battle of anxiety. Kaya nung sinabi na Ate Jen na mag-share ako tonight, I admit I am hesitant because this is something personal as hindi ko yung nature. So, what forced me to say yes? Simply because I want also to share my sharing to be someone else's inspiration na kayang-kaya natin itong i-overcome. Kahit sobra siguro yung takot natin nararamdaman. Ako kasi na-experience ko talaga na aside from my asthma, hindi ko talaga ako makatulog na para akong nalulunod every night. So, when I did, nakaupo lang ako and then nagbabasa. So, yun lang, para akong security guard na gising buong magdamag. So, every time, meron din ang angkop ngayon na ginagawa na communal prayer every 3 p.m. So, every end of the rosary, meron kaming nire-recite together. Pwede din mag-join kayo kasi sinishare namin yung FB Live every day. So, ito yung lagi namin binabasa, yung scripture, 2 Chronicles 7 verse 14. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. So, yun lamang po. Magandang gabi and my gratitude. Praise. Amen. Amen. Dina, inaupo ka ba dyan? And thank you, Teacher Chef, for that very comprehensive. Kaya nga walang social distancing. Napaka-productive during quarantine, no? Parang nagigilty ako sa mga, sa hindi ko pagiging productive. Ayan. So, thank you, Sherry. Bira lang yun mag-share, pero napaka-meaningful ng sharing. But thank you for sharing again with us. Yeah. Looking forward din sa next na share mo sa next na events natin. Ayan. So next, babalikan natin si Sis April na naka-quarantine ngayon sa Bulacan. Kamusta ka na, Sis? Are you ready? Sis April? Yan. Dinig ba, sis? Palapakan natin, sis April. Hello. Yan. Naririnig? Okay. Sorry. Okay. So, ayun, yung sharing is about yung positive ways natin sa situation ngayon, di ba? So, meron akong tatlo. So, puro siya personal. Yung una-una, syempre, yung nakapagpahinga ako, diba? Parang nung una,
ayoko pa. Kasi, makakapagpahinga nga ako, pero magna-no work, no pay kasi ako eh. Syempre, ang dami kong inaalala, di ba? May mga bills tayo, di ba? May mga needs tayo. Ayun, tinawagan, nung una talaga ayoko pa, sobrang negative lahat yung naiisip ko nung umpisa. Kasi tinawagan ako ng boss ko na ang only option ko na lang is to work on-site. So, wala na silang maibibigay na work computer para sa akin. Buti na lang, thankful ako na binigyan ako ni Lord ng supportive na family na kahit walang kasiguruduhan kung kailan ako walang income, okay lang sa kanila. And, ayun, they assured me na okay lang yan, wag magtulong-tulong na lang tayo. And ma-survive natin tong quarantine, tong hindi ko masyadong alam kung paano i-describe eh, kasi parang ang weird lang, 'di ba, nung situation. So, ayun. So, ayun, nag-decide na ako na sabi ko sa boss ko na hindi ako papasok on-site kasi it's too risky eh, ang lapit ko lang kasi noon nasa Cubao ako nagre-rent. Sobrang lapit lang pero hotbed na kasi yung Quezon City. So, ayun, nag-decide na ako and yung family ko na, yun nga, umuwi na lang ng Bulacan. Yun, para, yun, mas to stay safe na lang. Kasi parang yun yung best na option for me. So parang, ayun na, nilet go ko na yung negativity and nilet go ko na yung lahat ng mga inaalala ko. Let go and let God, eka nga. So, ayun. Ngayon, na-realize ko na ang ganda kasi nakakapagpahinga nga ako. Nakakapagpahinga yung katawan ko and unti-unti yung isip ko nakakapagpahinga rin. So, I hope na pagbalik ko sa trabaho, mas energized and mas ganado akong, alam mo yun, parang magkakaroon ka ng bagong perspective in life. Or, ayun, parang hindi eh, parang since nakapagpahinga ka ng matagal, medyo babalik yung gana mong magtrabaho. Mas magiging productive ka. Sana. Ayun yung unang-una, nakapagpahinga ako. Pangalawa, syempre, na-strengthen yung bond ng pamilya. Kasi sama-sama kami eh. Sama-sama kami, tapos nandun yung feeling mo na kaya kang back-upan ng pamilya mo. Na yung decision na to stay home, stay safe, hindi lang ikaw. Lahat kayo nag-decide na magtulong-tulong na lang tayo para mas survive natin to financially. So, ayun, ang saya. Tapos parang kahit, nandyan yung boredom, pero isipin mo na lang na buo kayo, safe kayo, tapos parang relax lang, nood-nood lang ng mga movies dyan, di ba? So, ang saya. Ang saya. Yun lang iisipin mo. Huwag ka nang mag-dwell dun sa mga negativities, eka nga. And practice yung positive talk. Kasi, wala rin namang mangyayari kung mag-iisip ka ng hindi maganda. Practice mo lang yung positive talk para yun lang talaga eh. Yun lang talaga yung unang step mo na mag-isip ng maganda and look forward sa future. Diba? Magkaroon ka ng konting hope. Magkaroon ka ng konting hope na, syempre, maging realistic ka pa rin na pwedeng maging worse. Pero alam mo yun, at least magkaroon ka man lang ng kaunting hope para kakapit ka pa rin. And gagawin mo yung kaya mo para ma-survive to. And ayun, yung isipin mo yung mangarap ka pa rin, mag-hope ka pa rin, mangarap ka pa rin. I-plan mo pa rin yung ituloy mo pa rin isipin yung mga pending mong plano na once matapos tong quarantine pupunta ako ng ganito, once matapos tong quarantine i-meet ko si ganito. Yung wag mong kalimutan yung mga bagay na yon. Parang hold on to those things pa rin.
Kung hindi, kasi parang wala. Ano ka lang eh. Madidisorient ka lang. Huwag mong i-feed yung... Lahat naman tayo ngayon anxious, di ba? Lahat tayo ngayon, yun nga, may anxiety. Pero given na yan, na na-experience natin yung mga bagay na yan, pero huwag natin masyadong i-feed yung anxiety na yun. Mas mag-hold on tayo. Although nandyan siya, pero kumbaga para lang siyang shadow, maganda kung parang mag-lean towards pa rin tayo dun sa mga bagay na pwede nating yung mga bagay na pwede pa nating magawa. Yun yung pangalawa. Tapos yung pangatlo na kasi nga 'di ba, tong situation either brings out the best or the worst in people. So ngayon nakita ko kung sino yung mga tao na tunay na nagpapahalaga sa akin. Yung alam mo yun, yung simpleng text lang dun sa mga katrabaho mo, mga kaibigan mo. Di ba, nakaka-touch kasi minsan may tao na magte-text sa'yo na April, kamusta, ganyan. Hindi mo inaakala, parang minsan masusurprise ka. Kala mo hindi kayo ganun ka-tight, pero alam mo yun, yung kakamustahin ka. Ibig sabihin, naisip ka, so nakaka-touch yun. And sa politika naman, makikita mo, 'di ba, sa politics naman ngayon, makikita mo yung mga politiko na alam talaga yung dapat gawin at yung handang tumulong sa mga nasasakupan nila. So yun yung magandang dulot. May learning tayo na once matapos tong quarantine na to and dumating na naman yung election, alam na natin na dapat pala talaga pinag-iisipang mabuti kung sino yung iboboto mo. Hindi yung kung sino lang yung may magandang marketing o pagpo-promote sa sarili nila. Ayun, ganun. So, ayun yung mga positive takeaways para sa akin. Yun lang. Yes! Amen! Amen! Thank you, Sis April. And nung nakaraan lang parang kahapon lang magkausap kami ni Sis April na pinauwi siya ni mama niya papuntang Bulacan. Tapos nakaka-relate ako kasi pinapauwi din ako ng papa ko, pero ayun, joke lang. Pero it's really, alam mo, parang napaka-bless mo kung kasama mo yung family mo ngayon. Tama, Ate Karen. Sis, magkapagay na kami. Ayun. So, thank you so much, Sis April. Alam mo, parang yung mga nakaraang sharings, iba-iba talaga yung mga takeaways na natin, actually. Iba-iba. Iba-iba yung experiences natin. So, yung next sharing natin ay, since walang representative sa members niya, siya mismo yung household head yung mag-share. Let us welcome Brother Marlo. Yes, bro. Hello, dinig ba? Yes. Dinig ba? Yun. So, yung sa akin naman kasi, currently, naka-work from home/work from office ako. So, bali, nag-rent kasi ng staff house yung company namin. Para tuloy-tuloy pa rin yung work namin. So tuloy-tuloy pa rin yung flow ng resources. Thank you kay Lord na meron pa rin akong may kinikita pa rin ako during this time. Then hello? Marlo, naka-mute ka. My God. Yun. So, yun. Okay. So, sana ba ako? Yun. Yun, currently, totoo, feeling blessed talaga ako kasi diretso yung kita, especially na sila ate ko is walang pinakakakitaan. So,
mostly ng expenses sa bahay ngayon is manggagaling sa akin. So, feeling blessed. Talaga, ano, sobrang grateful ako na yun, may work from, may work pa rin ako. Though, medyo ano siya, medyo may challenge syempre kasi ibang setup siya, ibang setup. Pero, natutuwa ako or parang mas na-appreciate ko yung ano, yung value ng trabaho ko, value ng pagkakaroon ng mas ng maayos na boss or mabait na boss kasi iniisip nila yung kapakanan namin first, hindi nila kami pinapabayaan. Actually yung pagre-rent ng staff house tapos nag-provide sila sa amin ng mga provisions, mga pagkain. Sobrang nakaka-uplift. Though medyo struggle pa rin syempre kasi hindi ka comfortable dito sa bagong lugar. Hindi ka pa magiging comfortable. Hinahanap mo pa rin yung hinahanap mo pa rin yung higaan. Pero yun, mas pinipili kong tingnan na lang yung blessing. Mas pinipili ko na maging grateful na lang. Mas pinipili ko maging grateful sa mga blessings. Then, second is acceptance siguro. Acceptance na ito na yung current situation ko. And kailangan ko siyang tanggapin na ito na yung bagong magiging normal na setup. Parang binibigyan tayo ng opportunity kasi na during this time para mag-adapt tapos tanggapin na tong bagong binigay na setup sa atin ni Lord na ito na muna tayo hanggat hindi pa wala pang cure, wala pang vaccine. So siguro pinapakita lang na parang sino-challenge din tayo na kung paano tayo mag-adapt, kung paano tayo magiging mas competitive. So next is pangatlong realization ko kasi is during quarantine siguro binigyan tayo ng ng enough time ni Lord para gawin yung gusto nating gawin. Sa tingin ko kasi sa sobrang fast pace nung mga nakarang araw natin, previous months before quarantine, lagi natin nasasabi na busy tayo, di natin magawa yung gusto nating gawin. So paano naman yung during this time nagkaroon tayo ng enough time. Enough time para gawin yung gusto nating gawin, enough time para magawa yung dapat nating gawin, and enough time para makapag-reflect ng mga bagay. Tapos nakikita na rin natin kung ano yung tunay na may value. Nakikita natin kung ano yung tunay na may value. For example, mas pinipili natin yung needs natin over wants. Kung mas pinipili natin magkaroon ng pagkain bago yung bagong damit, parang ganun. So mas nakikita na natin kung ano ba talaga yung essential sa atin, ano ba yung kailangan natin. Then pinaka pang-apat is natuto ako maging mindful sa feelings and emotions ko during this time. Mas ina-acknowledge ko na nagiging irritable ako. Ina-acknowledge ko na natatakot ako. Ina-acknowledge ko na may pagdududa ako. Kasi yun yung parang tinuro siya sa akin ng boss ko na kailangan nating i-admit parati yung feelings natin. Tanggapin natin na naramdaman natin yun. Then, before tayo mag-act, kasi during this time lahat tayo is kumbaga sensitive lalo na sa iba't ibang change. Then so far yun lang yung take away ko, positive things siguro na take away ko ngayong quarantine. Then yun, sana pinagdarasal ko rin na
kung di man siya ma-extend, di na siya ma-extend, pero kung mas okay sana na safe maging ano, makapag-device na ng mas magandang rules or plans yung nasa government siguro na ano, para mas hindi ko masabi, pero parang mas maano, mas magandang setup para sa lahat. Yun na lang yung ano, yun yung iniisip tapos pinagdarasal ko, isa sa mga pinagdarasal ko today. So sa time na to. Okay, yun lang. Thank you. Amen. Yan, palapakan natin si Marlo. It's been a while, Marlo. Namimiss ka namin magsalita. Ayan, thank you so much sa yung sharing. And thank you, bro. Thank you, bro. Pinagdadasal namin na sana safe ka dyan habang nagtatrabaho. Ayan. And alam ko na kumikita ka ng malaki ngayon, kaya pagdating ng matapos ang pandemic, nilibre mo kami ng ice cream. Ayan, kain po tayo. Thanks, Mario. And medyo gusto niyo ba mag-stretching muna tayo bago tayo pumunta sa next share natin? Yung next share natin ay malayo pa from Laguna pa siya. Baka nasa EDSA pa siya ngayon. Okay, stretch muna tapos inom. Ayan. Kumusta yung mga yung mga nasa malayong lugar. Kuya Mark, kumusta diyan? Okay ka pa diyan? Ayos naman dito. Ayan. Si Ate Mavs from Matangas. Hi! Yun! Okay. Kamusta naman dyan sa Muntinlupa, Ash? Ash? Anong oras na sa Muntinlupa? Hello, Ash! Ash? Hello. Okay na. Yun na, ikinig ako. Okay. Naglalaro. Very good. May torrent task din this morning. ML. Mother thing. Ayan, kumusta naman dyan sa Baler? Aurora? Okay lang. Hi. Good evening. Ayan, very good. Okay lang. Jackie Faye pala to. Hey, pakita ka naman. Kumusta dyan sa OLPH? Hello! Si Rani! Very good! Kumusta dyan sa ano? Sa DMCI? Sa Taguig ba? Yeah! Yun talaga! Kumusta mga nang akonto dyan? Okay, ang ating next shelter ay galing pa siyang Santa Cruz, Laguna! Yeah, next is welcome Sis Anne, si Ate Anne Lopez. Hey, palakpakan natin! Kamusta, Anne? Saan si Anne? Hello, pala si Anne. Hi, Ate Anna. Saan ka na ba? Ate Anna! Hello? Yon! Hello? Hello? Nasaan na? Hello, Sis Anna? Hello? Hello? Operator. Mark? Yeah, I'm doing good. Yan, Ate Anne, go. Ate Anna. Ate Anna. Hello, Ate Anna. Okay, since hindi pa ready si Ate Anna, tawagin muna natin yung ating brother na hanggang ngayon ay nagjo-duty pa din. Tawagan natin si Brother Osley. Kilala yung mukha niya. Woo! Woo, Osley! Kumusta dyan sa Telos? Okay naman. Ito, nakahabol naman. Hindi naman na late. Go, Osley! Palapakan natin si Osley! Ay, ano ba? Mag-share ba? Oh. Sorry, yung photo. Hindi mo ako nasabihan. Ha? Uy, so, mini-message. Sige, hindi muna ako mag-auto-in. Wait. Okay. Alright, mga
mga, di ba, speaking of mga positive things, di ba, na nakikita mo or na-experience mo mismo sa buhay mo, di ba, nitong ECQ. For me naman, yes, the best word siguro to describe is yung pagiging grateful. Nung una na is, ako, kahit paano, nakapagtrabaho. At the same time, hindi naman pinabayaan ng kampanya namin na mawalan. So, siguro for now, nasa mahigit 1.5 months na ata na nakapag nabigyan ng accommodations. So, kahit paano is ang laking tulong para sa akin na malayo sa Rizal, which is lockdown pa hanggang ngayon. So, for now, pinagpipray ko na sana makapag-work from home na rin ako para kahit paano is comfortable ako sa kung saan man ako ngayon kasi ang hirap dito. So, sa pag 1 month ko na stay dito, siguro nagiging paranoid ako minsan na pag may nakapitan na akong kahit anong bagay na nakapitan din ng ibang tao, nag-alcohol agad ako. So, nagiging conscious ako sa bawat galaw ko. At the same time, yung simpleng ubo lang na makaramdam ka sa katabi mo, parang ano ba, parang nagkakaroon ka agad ng tawag doon sa isip mo na na-judge mo agad kung sino man yon. So, parang hindi siya positive, negative siya. So, siguro, ano din, yung prayer time. Minsan, may mga pagkakataon na nakakalimutan ko. To be honest, siguro na din sa pagod, sa puyat, 6 days yung paso. But then, at the end of the day, nare-realize mo na napaka-grateful mo pa rin. Kasi, at the end of the day, andun si Lord na mag-sustain sa lahat ng mga needs mo. At the same time, mga needs din ng mga mahalaga sa buhay mo, sa family mo, at sa special someone mo, di ba? So, yun lang, pinagpipray ko na sana matapos na to. At sa, para sa atin lahat, na kung saan man tayo ngayon, pati yung mga family natin, sana'y safe lang at huwag nating kalimutan na palaging tumawag sa Kanya, sa Panginoon natin, na sana'y pagalingin niya tayo at yung mga taong naging active na no, sa COVID-19. And for that, may God be praised. Amen. At di ba nakita nyo si Oslik yung sipag-sipag? Short and sweet. Nag-duty pa rin siya. Thank you so much, Oslik. And yep, sige. And, miss you, bro, Oslik. Sana hindi ka masumbong sa supervisor na nagiging. Ayan. Pero ayun na, safe ka. And we are praying na sana ay safe ka physically, mentally, and syempre dapat healthy pa rin yung spiritual life. Ayan. Yes. Okay, balik tayo kay Ate Anna. This Anna. Okay, siguro medyo mahina ang ano ang signal sa Laguna. Type mo na lang. Okay. Punta tayo kay Kuya Mark. Ayan. Baka may gusto siyang i-share sa atin or may serve sa atin since alam ko, sobrang miss na niya ang SFC Cubao. Hello. Tama ba kami, Kuya Mark? Miss mo na kami. Hello, brothers and sisters. Ayun, nandito ako sa dilim, ha? Pasensya na. Isa ka ng kurtina ngayon. Kinuha ka na ng dilim, Kuya Mark. May ang dilim mo, dito. Kuya Mark. Ang dilim mo. Okay lang yan. Sana okay lang sa inyo, ha? Ouch. Ayun, anyway. Ayun, nakakamiss nga yung ano, yung time diyan. Nasa Cubao pa. Ano bang i-share natin yung tukol sa parang tukol dito sa ano, sa lockdown ganun, mga dito, sa pandemic. Positive takeaways, Kuya Mark. Naku patay, ayoko nang negative lang tayo, guys. Negative. Ayan, negative, 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 negative. Eh, joke lang. Release namin yung mga joke mo. Hey, ano? Nakaka-miss ka na. Salamat. Ayun. Ay, yung mga takeaway sa ano, sa pandemic. Sa akin kasi, mas siyempre, mas nititingnan sa akin personal na ano, na tingin ko. Yeah.
mas ine-experience ko yung ano, yung mga enjoyable na moments. Halimbawa, ito, naka-work from home, hindi mo kailangan bumiyahe nga papuntang work. Tapos, yun, yung sabi ni ano kanina, ewan ko si Ostek yata yun, yung okay, o si Jensen yata yun, yung ito yung time na pwede nating i-exercise yung pagiging creative natin, yung pagiging resourceful natin. Halimbawa, sa ano, yun yung ginawa ni Mavic, nagsara yung kumpanya niya, tapos nakahanap siya ng online work. Yun. So yun, actually same yung nangyari sa amin ni Mavic eh. Kasi meron ako dito na talagang work ko dapat. Ito na si Eric. Eric, huwag ka na maantokin. No? Hindi naman ako miss ni Eric. Ayun. So, miss ka na yun. Miss na miss ka na. Ayun. Same. Nakahanap din ako ng online work. So anyway, yung mga naghahanap pala dyan ng ano, kung gusto nyo ng, since nasa bahay lang tayo karamihan sa atin, kung gusto nyo ng tips and ano, tips and tricks sa paghanap ng online work, yan, PM nyo lang ako. Ayun, ano pa ba? Siyempre, yung mga ganito, yung dati kasi hindi ko magagawa to eh. Wala talagang time na gawin yung mga ganito online na ano, online meetings, video call. Bukod sa restricted dito sa UAE, yung mga video calls ay wala rin time, sobrang busy. Okay. Being ano, active din naman dito sa ano, active din naman ako sa SLC dito. Ayun, ano pa? Time to reflect din sa personal ano mo, sa sarili mo. Ayun, malamang kayo, pag may mga me time, mas maraming me time ngayon, nakakaisip kayo ng ano, yung plans nyo in the next 3, 5, 10 years o sa mga susunod pa. Ayun, samantalahin natin. Tsaka yung yun, connect sa friends and family. Katulad nito na ganito. Tapos, lalo-lalo na yung mga malayo, ano, hindi mo agad kaya mapuntahan agad-agad. Siyempre, more time. Ano, yun, yung isa pa na appreciate ko yung online mass. Yun, although hindi na natin nagagawa yung ano ngayon, online mass, hindi ka makapag-communion na actual. Ayun, na-appreciate ko yung nakikita ko yung ano, yung facial expression ng pari habang most especially kapag na homily, kasi dati hindi ko naman nakikita, ay ganito pala, nakikita mo sa mukha niya ng pari yung kung gaano siya sincere, gaano siya naniniwala doon sa mga sinasabi niya, ayan, sa mga sinishare niya. So yun yung isa sa mga realizations ng ano, binibigay nitong itong lockdown or quarantine times. Tapos, ayun, more time lang talaga sa sarili. Yung parang nakapagplano ka, nakapag-isip ka, kung anong gusto mong gawin sa mga susunod na taon. Yan. Ayun lang, ayoko na pilitin yung sarili ko na mag-ano. Ano pa sasabihin. With that, may God be praised. And ano, group hugs pagkatapos ng ano, ng ng lockdown. Hugs. Thank you, Kuya Mark. Okay, thank you, Kuya Mark. I agree with you yung ano, yung sa gift of Eucharist. Ano, parang sabi nga ni Kuya Mark, yung napapansin niya yung facial expression ng pare habang nagmamas ngayon. Kasi parang kami ni Ate Kat, parang yung konting ano nung pare, napapansin namin pag nagsisimba kami everyday sa online mass. Parang napapansin namin yung kunting ano nung galaw ng ano niya, kamay, yung mga small details, parang yun. At saka mas, syempre, mas na-appreciate natin, diba, yung ano, yung kahit na nasa indoor tayo, nasa bahay tayo, ay mas, parang mas naging closer tayo kay God kasi may mga online masses na available. Pwede ka pa mamili, pwede ka pa sa Vatican, no? Yes, syempre. Pwede kang ano, Pope Francis, yan. God na tayo, Lord.
Ayan. So, next, ay balik tayo sa Laguna. Traffic ba dyan sa, ano, sa LB? Alam ko, traffic dyan eh. This is Anna, kachat ko. Okay. Ate Anne, you're next. Then, next mo, next na si Michi. Go, Ate Anne. Ayun, hello. Naririnig niyo? Naririnig niyo ako? Yes, yes, yes. Yan, good evening. Hello, kamusta na? Eto. So, umalis ako sa desk ko. So, narinig ko naman yung sharing niyo. Kaso wala ako to reply. Basta yan. Ano na bala? Day, ano na nga ba ngayon? Parang 47 na ba? Or parang ano? Tama ba? Parang basta yun, nandito na ako. Narinig niyo ka? Naririnig niyo ka? Naririnig ka namin. Yes, naririnig ka. Yes, Ate Anne. Okay. Ano? Hindi ka lang? Mag-ano nga ako? Wait lang. Mag-mic ka, sis Anna. Ayan. Ayan. Bumangon tuloy ako. Sorry. Hello. Hi. Hello. Ayan. Kakagising ko lang. Sorry. Pero ano? Dumating ako dito after mag-lockdown. So, ang una kong ano, decision or plan is hindi umuwi. Kasi natetempo ko sa mga pwedeng mga perks pag hindi umuwi at magtrabaho. Parang ano eh, nakita ko na parang nag-worry ng mga taas sa bahay. Pag hindi ako umuwi, parang ano, hindi nila mga madali ako magkakasakit. Tapos parang baka, ito, parang hindi na ako makauwi ng buhay dito kasi nga dahil sa COVID. Kasi yung news, bago pa lang yung COVID, ano, parang nakikita mo na yung deaths and all. Hindi ko naiisip yun eh. Nakikita ko, safe ako. Kasi ako to eh. Parang ano na mayayari sa akin kasi ako to. Pero yung the people sa bahay, si mama yung daddy, natatakot for me. And isip ko, if ever, pipiliin ko money or yung peace of mind. Sabi ko, peace of mind na lang. Although, ano nga, ngayon, parang dahil buhay pa ako, safe naman yung mga office mates ko. Na ano ko, eh, sana nandun na lang ako. Kasi, ano, if ever, ganito-ganito na yung nakukuha ko, ganyan. Pero, sabi ko, hindi, ano, hindi, mas importante pa rin yung peace of mind. Although, medyo ko na lang naiisip yun. And ngayon, every day, dahil naka-work from home ako, siguro maghapon, naka-on the side, nag-YouTube ako. Nakinig ako ng mass, ng reflection, pag may worship, o yung mga talk sa CFC, SFC, gano'n, pinakikinggan ko. So parang, kahit mag-isa ako, walang community na activities. Parang nandun pa rin yung SFCs sa everyday ko kasi yun yung napapakinggan ko everyday. So, buti naman at nakakapag, ano nga ako, nakakapag worship ako on my, ano, desk. Kahit nagtatrabaho ako, ano na, 8 hours, kung ano, sa kapag marathon ako ng movies, tapos sa kapag reflect ako. Although yung diary ko medyo may bungi pa rin. Everyday naman nakapagsulat naman ako halos sa journal ko. So, ayun. Yung journal ko. So, yung, siguro after itong sharing natin, masusulat ulit ako dito. Ilagay ko yung mga nangyari before I go to bed. Tapos yung hindi ko talaga makommit since last year pa. Kasi yung everyday na mag-grocery. So, sabi ko, siguro tayo mang tama itong day. Rosary, ano. Iko-commit ko na siya for the whole month para, ano, sana matuloy-tuloy ko siya until end of, ano, until end of the year. Hanggang maging habit ko na siya. So, ayun. Tapos, yung reflection ko lang dito sa COVID
season is yung time nga to talaga to i-assess yung mga bagay na natitake for granted siguro natin on a normal day. When nandun tayo sa hindi natin alam na lahat ng bagay na meron tayo is pwedeng mawala. Yung parang biglaan na lang eh. Ang makikita na lang is yung essential, yung bagay na kailangan natin to survive. So, the rest are all parang ano lang eh, good to have, nice to have, but hindi siya yung mag-fulfill ng ano natin eh, ng whatever yung siguro yung kailangan natin siguro yung ating feeling to yung feeling natin na parang yung the need to be loved, the need to yung sustain yung everyday yung health natin yun, tapos yung communication yun lang naman eh siguro yung meron kang mga siguro yung gadgets although nakakatulong nga yung internet connection yung gadgets yung nakakatulong yun. Pero siguro yung mga bagay na hindi naman natin kailangan, akala natin kailangan natin, like yung mas magandang brand ng ganito or yung everyday food nga namin na-appreciate ko na eh, yung mga parang yung sardinas and is parang ang dami ko nang na-discover na food na pwedeng transform from that basic na ano eh. So, pas nakikita ko sa news na iba, walang makain. So, parang sabi ko, thankful pa rin ako, hindi na ako nag-compare. Before lockdown, nag-activate talaga ako ng account kasi ayokong ma-distract. Ang dami ko nakikita sa Facebook, ang dami ko nakikita negativities. Pero nung nag-lockdown, sabi ko, ano mas importante yung ano, parang peace of mind ko na wala akong nakikita negative o yung malaman ko na okay yung ibang tao. And sabi ko, mas importante yung malaman ko na okay yung mga tao sa paligid ko. So, yung self-preservation na parang ayoko ng negativities and ayoko ng ano. Naisip ko, mas gusto ko mag-online para makita ko kung lahat ba ng tao na sa paligid ko is okay. So, ayun lang. Parang ang dami ko lang reflection in this COVID season. And ayun, looking forward na makabalik. Although, kung iisipin, gusto ko pa rin talaga yung nangyari ngayon. Nasa bahay ako. Mas na-enjoy ko na yung new normal na ganito. Kung papipiliin ako kung babalik sa Cubao ng as normal na parang papasok ko sa office, masaya na ako na nandito ako. Kasi yung unique experience na makasama mga family mo while may full-time work ka. Sobrang hindi yun talaga hindi ko siya talaga parang hindi ko siya yun yung pinag-pray ko dati. Full-time job, tapos nandito lang sa ano. Although mamimiss ko yung service, mamimiss ko yung mga friends sa Cubao. Iba pa rin yung ganito. Siguro yung ano lang, whatever na mayayari after May 15 is, I'm sure, yung plan ko bago mag-lockdown, anong gagawin ko by this time, but iba, mag-iiba na. So, yun na. Ang dami ko mga, yun lang, dami ko pasalamat. And, yun lang, natuwa ako sa mga stories ninyo. And, parang pare-pareho lang pala tayo ng may something and tuwa naman ako kapag share din ako and narinig ko yung point niyo. No. And for that, I had it. Tapos na. Amen. Amen. Thank you, Ate Anna. I feel nervous. Na-miss namin yung sharing mo at saka syempre gusto rin namin makita kung kumusta ka diyan, kung naka-uwi ka sa family mo. And so glad kasi naka-uwi ka ng Laguna. And nakatawa na nagkita-kita tayo dito sa Zoom. Ayan, thank you sa time. Ayan. So
from Laguna, galing Dubai, Laguna. Balik naman tayo dun sa pinakapuso ng mission natin sa OLPH. Yung kapitbahay ng OLPH, okay? Let's welcome, Rani. Kumusta dyan sa Cubao? Rani? No. Di ako. Okay, pero pakan po natin si Rani. Siya yung ating next share. Yay! Good evening po. Shy type po ako. Joke. Hindi ako aware na magsasalita. Wow. Chucks, ano ba i-share ko? So, yung ano, about sa COVID naman is, ayun, kahit may COVID is, nagtatrabaho pa rin naman kami. At, ayun nga, maraming plano yung naapektuhan dahil, maraming plano ko yung naapektuhan dahil sa COVID, pero ano, in a positive way, ano siya, naging helpful din siya sa akin kasi kasi yung ano, dapat kasi is prior sa birthday ko, May 26 is uwi ako ng ano, uwi ako sa amin kasi gusto ko dun mag-celebrate ng ano, March 26 pala yun. So dapat uwi ako sa amin nun, tapos ang nangyari nga, week before noon is community quarantine, which is hindi na pinapayagan na bumiyahe lahat ng ano. So naging ano siya sa akin kasi siguro isa siya sa way na para makapag-ipon din ako para sa sarili ko. Kasi ano, kahit nagtatrabaho kami dito, sa office pa rin ako nagtatrabaho naman. So kahit nagtatrabaho kami dito sa office, since malapit lang kami, ano, wala kaming ganong gastos kasi yung mga pagkain, breakfast to dinner, is libre naman ng company namin since nasa office kami. Tas may ano din, may hazard pay din kami sa ano, sa office. Tapos yun nga, ito din is naging ang plano kasi talaga ni na mama is ano, pauwiin pala talaga ako kasi nag-aalala sila sa akin kasi nga, knowing the fact na ako lang mag-isa dito. Tapos sila is nasa Mindanao. At alam nasa balita na yung Quezon City is yung maraming issue sa COVID. So one time nag-text si mama sa akin na umuwi ka na. Uwi ka na dito kasi nabalitaan namin na ganito, ganyan dyan sa Quezon City. Maraming apektado ng COVID. Sabi ko naman sa kanila is okay lang naman ako dito kasi okay lang talaga ako dito at wala namang way na para umuwi. So ayun. Hanggang ngayon is ano, malusog pa rin naman at yun, marami akong gustong gawin. Nababagot na ako. Dami kong gustong kainin pero di ko magawa. So ayun. Yun, ano pa bang masishare ko? Basta yun, naging ano siya sa akin kasi naging way siya na makapag-ipon ako para sa sarili ko at makatulong din kina mama. Kasi ano, dahil sa, yun nga, wala kaming masyadong ginagaso sa office, mga pagkain namin. So ayun, nakakapagpadala naman ako. So, okay naman. And hoping na matapos na to at magkita-kita tayo. Libre niyo ako ng milk tea. So ano, with that, may God be pleased. Amen, Rans. Ayan. Thank you, Rani. Ayan kayo, Rans. Bantay mo lang dyan ng LPH, ha? And huwag kang mag-alala pag magkatapos yung pandemic na to, magkakainan ulit tayo din sa upang. Na damit ko gusto tayo. Rans, pabantay din ang damit ko, Rans. Saan dyan pa ba? Okay. Before tayo mag closing prayer or mag-end yun.
Meron para magkaroon, para marinig naman namin yung boses nung iba na nandito na hindi nakapag-share. Don't worry, meron pa marami pa tayong nights na magkita-kita sa Zoom, kaya reserve nyo lang yung mga story ni Dan. Gusto lang namin magbigay tayong lahat ng one word na nilook forward natin nyo during this pandemic or for the rest of the year after this pandemic, ganun. Basta one thing that you're looking forward to. Siguro simulan natin para example. Yes. Simulan ni Ate Kat. Sige, ako, Christmas reunion. Yung maraming tao.